Culture and Knowledge. Welcome back mga kahabi. Narito tayo mga kahabi sa lamak na aking ginagawa mga kahabi. So pagpasensyahan nyo na ako dahil hindi ako nakapag-upload muli ng panibagong mga video mga kahabi kasi narito ako sa bukid mga kahabi. Gumagawa kami ng lamak mga kahabi. Kasama ko yung aking dalawang taong anak mga kahabi, si BBPM. At saka yung aking misis mga kahabi na masipag at maganda mga kahabi. So tinutulungan ako sa aking hobby mga kahabi, kaya ito yung maganda kapag yung iyong partner mga kahabi ay supportive mga kahabi. Kapag supportive ay talagang tumutulong mga kahabi. Yung lapad ng aking lamak na ginagawa mga kahabi ay 20 by 51 feet mga kahabi. At yung lalim nito sa ngayon ay kapag ito yung level ng taas ay nasa hanggang dito mga kahabi, balikat ko mga kahabi. Nilalayman pa namin dahil nga yung putik kapag napapasukan ito ng tubig hindi nagiging malinaw yung tubig kasi gawa ng putik, kaya inaalis muna namin yung putik at pagkatapos huhulugan namin ito ng mga bato mga kahabi. So ito'y mag-isang buwan na namin ginagawa, pero hindi ito mapabilis mga kahabi kung hindi ko pinahukaya ng bakho. Nga lang nung hinukaya naman ng bakho ay maiksi yung arm ng bakho at yung bucket niya ay maliit din, kaya hindi masyadong naayos yung pagkahukay, kaya yung ibang mga putik ay hindi nakakuha, kaya ito minamanumano namin mga kahabi. Kaya mga kahabi, tara samahan nyo kami dito maghukay mga kahabi. Yung lamak kong ito mga kahabi, may in at saka out ito ng tubig. Yung tubig ay galing sa sapa mga kahabi. Kaya yung tubig dito laging presko dahil may in at saka out ng tubig. Hindi na kailangan ng water change kasi laging nag-water change mga kahabi. Kaya mabilis yung paglaki ng mga fry ng koi mga kahabi. So ito yung lamak kong mga kahabi, grow out tank lang ito mga kahabi na aking koi fry, at ibibread ko sila sa trapan lamang, at pagka abot ng mga 2 weeks old na fry tsaka ko ililipat ito mga kahabi. Tapos yung pipe mga kahabi ay lalagyan ko siya ng net para naman hindi makakapasok yung mga dahon kapag malakas yung ulan, kasi yung tubig nga galing sa sapa, syempre pag naulan lumalakas yung tubig sa sapa, kaya yung pipe lalagyan ko siya ng salaan para pati yung mga itlog ng halwan, yung mga predator ng ating koi fry ay hindi kakainin mga kahabi. Kaya yun ang importante sa salaan mga kahabi. Masasala lahat ng mga dumi na galing doon sa sapa, mga kahoy. At saka yung mga predator mga kahabi, kahit anong klaseng predator mga kahabi. So dito na kami nakatira ngayon mga kahabi. Hindi pa kami nakapagsaayos lahat. Inuuna namin yung lamak. Tapos naglalagay na rin ako dito ng reef tub at nagbe-breed ako ng zebra danyo mga kahabi. Yung aming tintirahan dito mga kahabi ay napakaliit lamang, kasya lamang kaming tatlo at hindi pati amin yung aming tintirahan. Doon kasi sa aming tinitirahan sa lungsod mga kahabi ay yung tubig napakahirap, lalo ngayong tag-init ay naiigal lahat ng mga balon doon mga kahabi, at yung grepo
ay wala ng tubig. Kaya yung aking hobby ay hindi ko na maipagpapatuloy. Kaya yun, lumipat kami dito mga kabi. Kasi dito mga kabi, sagana talaga sa tubig. Yung balon dito mga kabi, nasa gilid lamang nitong fish pan. Itong lamak na ginagawa ko. Tapos ito, dito namin sa taas nilagay kasi para yung tubig ng ulan, kung aapaw dun sa baha, ay hindi makapasok dito. Maharangan. Kaya ito pala mga kahabi, ganito pala kahirap pagka gumagawa ng lamak mga kahabi. Lalo kapag ka nasa bukid at hindi pa rin kami nakapag sabi ko hindi pa kami nakapag-ayos. Kami-kami muna na aking misis. Kasi sa ngayon wala rin kaming pondo mga kahabi para ipapagawa itong lamak. Kodes ng misis ko mga kabi, nasisira ng mga kabi. Dating sira na, ngayon sirang-sira na lalo mga kabi. Kaya bibilihan ko lang ito ng skin white mga kabi para sa kapag titigil na siya sa pag huhukay dito, babalik na yung dati niyang kodes mga kabi. Pagpasensyahan nyo na mga kabi at aking misis ay mahihiyain mga kabi, hindi nagpapakita ng mukha mga kabi oh. Mga kabi, salamat sa panonood mga kabi at i-update ko na lamang kayo pagkahalimbawa ay matapos na itong aking ginagawang lamak mga kabi para makita nyo kung gaano kaganda at saka hindi rin masasayang yung aming effort mga kabi, yung sa pagpapainit namin dito para lang yung aming hobby ay magtutuloy-tuloy mga kabi. So salamat mga kabi, hanggang sa muli mga kabi.